Tutuloy ko lang sa inyo mga ka-Gym Street Wellness yung ano pa yung iba pang paraan para tayo ay makapagbentosa. Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng kandila. Nung mga nakaraan, ay may demo ko na sa inyo yung itinuturo namin sa Hilot Wellness Massage in Situ kung paano magbibentosa. Gagamit tayo ng kandila at maliit na bulak para makapag-produce tayo ng apoy at mapaangat natin yung muscle. At yung nakaraan din, gumamit tayo ng coins at binalutan natin ng tissue. Yan, para makapag-produce ulit tayo ng apoy, mapaangat natin yung muscle. Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng kandila. Ito yung ating kandila sa pagkakataong ito. Ito yung kandila natin o tinatawag nila itong tea lights, mga ka-gym street. Ito yung ating gagamitin para makapag-produce tayo ng kapirasong apoy at mapaangat natin yung muscle ng ating client. At hindi pa rin nawawala yung ating yung simpleng baso natin, mga ka-gym street wellness, yung gagamitin natin ngayon. At yung ating special glass. Yan. Pwede kasi natin gumamit ng simpleng baso, pwede rin tayong gumamit ng mga special glass sa pagbebentosa, gamit po itong ating kandila o tea lights, mga ka-gym street. Yan. At hindi rin nawawala pa rin yung ating olive oil at yung ating 70% alcohol. At yung ating ito, yung ating lighter. Ayan, basta sisiguraduhin lang natin mga ka-gym street pag tayo gagamit nito, nandun lang tayo sa minimum na lakas ng ating lighter. Ayan, tingnan natin kung ano, ayan, sa minimum siya. Ayan, medyo malaki pa nga po ito pero okay na yan. Iwasan lang natin yung sa maximum kasi pagka maximum kasi, pwede natin mapasok yung ating likod ng client natin. Ito, lalagay ko sa maximum. Ito, nasa maximum siya. Medyo malakas yung ating. Yan, kung nakikita nyo, medyo malakas yung apoy. Kaya, pag dinirect natin dito at hindi natin napansin, pwede natin mapaso yung ating client. Kaya masyadong malakas yung ating apoy, mga ka-gym street. Ngayon, simulan na natin. Panoorin nyo yung aking demo pagdating sa paggamit ng kandila. Simple lang naman ito. Madali lang ito, mga ka-gym street. Basta lagi nyo pong tatandaan tuwing, lalo na sa mga practitioner, tuwing gagawa tayo ng ganito, ay karagdagang ingat palagi. Ayan po. Ayan, ito pa rin yung ating model, ating pamangkin, si Mark, yung ating model ngayon. Bago natin siya ibentosa, lalagyan muna natin uli ng langis yan. Yan. Pagka okay na, itong ating tea lights na ito, meron siyang maliit na, kumbaga may ano masasabi natin dito, parang mayroong lagayan siya eh. Kaya mas safe gamitin. Kahit na hawakan natin siya, kaya mahawakan natin, sindihan natin dito, pwede. Sa minimum yung apoy niya. Yan. Kahit nga hawakan natin siya, mga ka-gym street, hindi naman siya delikado dahil meron siyang yung manipis na ano eh, na metal o yero na naka, kumbaga ang basa ko kasi dito sa tea lights para yung hindi siya kumalat. Yan, kumbaga makonsume siya ng lahat ng pinaka wax niya makonsume. Kaya meron siyang lagayan. Yan. Yan, papatayin natin. Yan, kung gusto niyo naman, pwede na nating ilapag dito. Yan, lapag natin dito.
saka natin siya sisindihan. Huwag lang natin siyang, ayan, kaya sinasabi ko kanina, huwag lang siyang nakasamaximum. Kasi kung nakamaximum siya, di kung sisindihan natin dito, lalagpas yung apoy, mapapaso natin yung ating client, mga ka-gym street. Ayan, o, di babalik ko po sa minimum yung lakas ng apoy. Gagamit muna tayo ng simpleng baso, mga ka-gym street. O, di sindihan na natin, no? Yung kandila. Ayan, kahit mag-stay siya ng mag-stay siya yung apoy habang nandyan, hindi basta-basta natin ma-injured yung ating client. Huwag lang siyang gagalaw ng bigla. Pero kung halimbawa, ito ang ating gamit, yung ganitong klaseng kandila, yan, mas safe siya. Yan. Pagka okay na, yan, tatakpan lang natin. Tayo lang natin na mawala yung apoy sa loob at ihigop na yan. Ayan, kung nakita nyo, humigop na siya. Yan. Pagka humigop, yan, pwede natin gawin ng ano yan, stationary bintosa kung gusto nyo. Stationary, apat sa kanya, apat o sa client natin kung mas malaki yung bill, mga limang baso yan. Yan o. Ngayon, kung gusto nyo naman i-running bintosa, i-running bintosa natin siya. Ganun din po ang magiging process niya. Yan po ang magiging process pagka minubing natin. Ayan, tatanggalin ko po mga gyms nito. Tapos gagamit naman tayo ng gagamitin naman natin ngayon yung special glass. Sindihan natin uli mga gyms nito. At tatakpan na po natin. Hintay lang po natin mawala yung apoy. At ihigop na po yan. Ayan o. O, ganun din po. Kung gusto nyo siyang stationary bintosa, o yun, ilalagay lang po kayo ng ganyan. At yung imumuling bintosa naman natin, o, ganun din po. Mga ka-gym street. Yan po ang bintosa na paggamit natin ng kandila. Medyo, ano lang ito, medyo madali lang gawin ito, mga ka-gym street. Simple lang gawin. Basta napapractice natin at meron tayong karagdagang ingat, mga ka-gym street. Kaya sana ay meron kayong natutunan sa video na ito sa pagbibintosa gamit yung simpleng kandila. Yan. Pwede naman kayong bumili ng mga mumurahing kandila basta wag lang maitim yung kanyang usok, mga ka-gym street. At kung nakatulong pa ito, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung aking channel, Gym Street Wellness Pa, for future free wellness. Kaya hanggang dito yung aking pagdidemo ng bentosa using tea lights o simpleng kandila, mga ka-gym street. Hanggang sa muli. Ito po ang Gym Street Wellness Pack.